Mabuhay! Tuloy po kayo dito sa AITV16. Ito po si Ek Alegre, anyong kasama at katipon. Andito po tayo ngayon sa may Santolan Anona sa may EDSA. Kung titingnan po ninyo, napakayan. Okay? Yan, kung obserbahan po ninyo, napakadaming sasakyan. Ano po sa palagay ninyo ang rason kung bakit napakadaming sasakyan? At ano po sa palagay ninyo ang pwede natin gawin upang mabawasan sasakyan nang sa ganun ay mas maging maayos ang trapiko sa EDSA? Honestly, kung titingnan talaga natin, masyado nang maraming sasakyan sa EDSA. Huwag na po tayo magpaano pa, keme-keme na ano. Kailangan po natin magbawas. Yun po yun, regardless po gano'ng kadaming policies yung gawin, gano'ng kadami yung mga magbabantay na sa trapiko, talaga pong kapag masyadong marami ng sasakyan, eh wala ho talaga mangyayari sa traffic ng ano ng Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa EDSA. So bakit kinakailangan po tayo magbawas ng sasakyan? Kasi po, hindi na po kayang i-expand po ang ating mga kalsada. Kahit po tayo mag-expand ng ating mga kalsada, eh kung talagang puno na ng sasakyan sa sobrang daming volume o sa volume ng sasakyan, hindi na po talaga kakayanin. So ano po dapat ating gawin para at least naman yung mga mawawala ng sasakyan eh magkaroon naman ng ano, ng choices o ng opportunities. Kasi hindi naman pwede na halimbawa nagtanggal ka ng sasakyan tapos hindi ka na magbibigay ng alternative, edi wala din, magre-resist sa mga tao. Ngayon, ito ang naiisip ko para po maibsan ang traffic sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa EDSA. Una, i-prioritize po natin ang mass transportation. Ano po ba ang mass transportation? Okay, prioritize po natin ang mga tren. Mga train lines. Pabilisin po natin ang pagpapagawa ng mga tren. Kudos po kay dating President Duterte. At least marami na po siya talagang nasimulan at halos matatapos na. Sa hindi sa inaasahan pagkakataon naman po, ay parang bumagal naman po ang pagkatapos ng mga trail ng ating mga railway sa panahon naman po ng ngayong administrasyon. Nakakalungkot po kapag ganun. Sana po panawagan po sa Department of Transportation na sana po madaliin ang pagtatapos ng ating mga rails, ng mga ating mga railways. Hindi lang madaliin, padamihin, dagdagan. I-prioritize din po sana ang paggawa ng mga railways underground. Alam po natin malaking pera ang gagastusin yan, eh pero ganun po talaga. Kesa naman po sa bilyong-bilyon nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa traffic. Kung magko-cost benefit po tayo, for the longest time, ang laki na po ng nawawalang pera sa mga Pilipino at sa gobyerno at sa Pilipinas dahil sa traffic. So, i-add nyo po yun. Everyday. Parang nga po sana, parang 1 billion ata yun. O kung i-add mo nang i-add yun, i-invest mo yun sa yung railway, state railway system. Ay di parang investment mo na lang din yun, mawawalan ka pa ng traffic. Okay, so, after that, ano pa po yung pangalawa natin pwedeng gawin? Okay? Kailangan po magkaroon tayo ng mga proper na linya ng mga bus. Okay? At saka yung other public utilities. Hindi po pwedeng ang ating transportation is free for all. Magulo po 'yun. Kailangan po halimbawa may isa lamang pong bus sa buong Metro Manila o dalawang kumpanya ng bus sa Metro Manila ang gagamit ng linya. Tapos maglalagay po tayo ng mga standard na sa ganun itong mga bus companies na to is they will provide the best and most comfortable transportation sa lahat po ng mga yung nagbabiyahe, sa lahat ng mga tao. See, hindi po yung ang dami-dami po natin, sobrang dami po natin mga bus na minsan, isa lang ata ang may-ari na isa lang ang bus. O kaya may tatlong bus o may limang bus. Eh kung i-consolidate po natin yun, tapos ibigay po natin sa kanila, for example, for 5 years or for 6 years,
provided na mag-aano po sila, lagi po sila mag-aano sa tawag ito? Sa standard na sinet ng government. Lagi silang magpa-follow sa mga standards na sinet ng government. Ay di hindi sana magulo ang ating bus system kung merong isa o dalawa sa buong Metro Manila. For example, south, north, o kaya apat, south, north, west, at saka east. Paghati-hatiin po natin yan sa tag-iisang kumpanya. Oh, di ba mas magiging maayos po yun? Darating sila ng mga time na halimbawa, itong linyang ito, 8 o'clock, dapat andyan na yan sa kanyang pupuntahan ng mga tao, sa mga waiting shed, o di ba? Sa mga bus stops, dapat may mga ganun, 8:15. Ngayon, ang mga tao, alam nila kung kailan sila pupunta sa mga sa mga bus stops. Kasi merong oras na kung kailan darating talaga yung mga buses. Ganun po dapat. Pangatlo, kailangan po talaga natin magbawas ng sasakyan, lalong-lalo na po yung may mga sasakyan na hindi na po talaga siya roadworthy or more than 20 years na po sa kalsada. Actually, pwede nga pong maging opportunity yun eh. Paano ka mo? Okay. Maging opportunity po siya, halimbawa, is kapag halimbawa nagbawas ka ng kalsada, magkaroon po sana tayo ng pagkakataon na ipalit po ito, yung parang sa cellphone, mga lumang cellphone, papalit mo sa bagong cellphone. Pero meron ka lang certain price na babayaran. Oh, tapos yung mga luma, kukuhanin ng isang kumpanya, yung mga lumang sasakyan, kukuhanin ng isang kumpanya. Tapos, siya na yung pwede niyang gawing i-recycle yung mga ng sasakyan, tapos yun yung gawin niyang parang pinaka-base niya ng paggawa ng bagong sasakyan. Makakatulong pa sa mga bagong kumpanya ng sasakyan sa Pilipinas. So, kailangan natin talaga magbawas ng sasakyan, lalong-lalo na po yung mga luma. Nakuunawaan niyo po ba yun? Pasensya na po kayo, may nagpupukpuk kasi kanina po, wala nagpupukpuk dyan eh. Bigla na lang po may nagpukpuk. Eh, kung pasensya na po kayo kung may narinig kayo nagpupukpuk sa background. Okay, so yun na po, diba? So, nakatatlo na tayo, rail system, yung ayusin yung bus system, tapos yung pangatlo is yung magbawas ng sasakyan, which can be an opportunity do sa mga bagong kumpanya ng sasakyan, o diba? Magiging maayos po yan. Huwag po natin gawin, iasa sa privado, ang public convenience, ang public transportation. Tulungan po natin. Masyado po kasi tayo naniwala sa mga private eh. Diba? Siyempre, ang gagawin niyan, instead of comfort sa mga tao, iunahin niyan yung kanyang benefits, yung kanyang profit. I'm not saying na kailangan i-nationalize natin ang ating mga Pero, wala po tayong public transportation eh, na maayos. Okay? Kaya nga po yung pangalawa ko, yung bus system eh, para po siyang public-private partnership. Bibigay mo siya sa isang kumpanya o sa apat na kumpanya within Metro Manila, then sila na lang bahala po. Ang provided na magpa-follow siya sa policies at saka sa mga regulations at saka standards ng government. Ganun lang po yun. Tama po ba? So, dahil nga po medyo maingay na dito at saka sana po, kung titingnan po natin, naasahan po na sana natin in the future ay maging maayos na po ang EDSA. Okay? At maubot, mabawasan, kundi man, makontain ang traffic. Oh? Kung lag nito, like, share, subscribe, comment, and click that bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga vlogs ko. Ito po si Yek Alegre, ang inyong kasamang at katipon, signing out. Maraming salamat po.